Boulevard, Pasay City, Metro Manila. So namasyal tayo dito ngayon dahil yung friend ko may importanteng na inasikaso. So nandito ako ngayon sa Rojas Boulevard kasi siya may trabaho naman. So yung ito masamahan sa itong pamamasyal dito ngayon sa Manila Bay, Rojas Boulevard, Pasay City, Metro Manila ngayong tanghali. Tanghali tapat at sugarad, iinit. Mabuti naman maraming kahoy dito, so makapag pahinga tayo dito ng saglit lang. Init, okay lang dahil may shade ng kahoy. So makapag tayo dito ngayon ng ating short film video sa ating paglalakbay dito sa Pasay City, Manila, Philippines 2020. Yan ang ating magandang view background natin ng mga buildings ng ating gobyerno na city. Ito ang mga building dito. So maraming mga punong kahoy dito sa gilid ng manong kahoy. So side to side, green. So ito na yung harap ng Manila Bay. Ito yung bigok, yan sa harap yung maraming niyog. So punta tayo dyan ngayon. So abangan nyo ang aking, sama nyo ko sa ating palalakbay ngayong tanghali dito sa Manila Bay. Oh wait, ang dami na kalsada. Nagtatawid tayo sa kabila ng kalsada. Ay, dala akong payong yan. Sige, grabe yung ingit. So, tawid tayo ha. Tawid tayo na patakbo. Patakbo tayo ba din mabilis na paglakad. Yan, wala na sasakyan. Jump. Takbo tayo sa pag... Patakbo tayo din papunta ng Rojas Boulevard. Ito yung Manila Bay yan. So, walang mga tao, mga viewers ha. Walang tao dito mamasyal. Yan. O ito yung Rojas Boulevard, itong Manila Bay, Rojas Boulevard, yan. So, ginagawa pa yung kwan dito, ginagawa pa yung, anong ginagawa dito na construction. Ating panahon ngayon dito sa pamamasyal dito sa ating Manila Bay, one of the treasure of the Philippines, one of the treasures of Manila. So agad tayo dito sa taas. Ay, pala umakyat din sa taas. Mataas yung pader. Ataas sa pader. Agad tayo dito ngayon, yan ating sinangayong umaga. So tingnan natin ang yan, nakaganda ang panang Manila Bay ngayon dito ha, ang area. Yan mga viewers, taunahan na yan ang mga cruise ship ng mga barko. Takas din sila sa gitna ng Manila Bay, sabi ng ating interview kanina na vendors dito sa Biwok. Start po daw yung mga barko dito, nag-stay noong March until now. So, may mga passengers pa na mga Pilipino na hindi nakababa dito sa barko na yan. Viewers, so mayroon pa dito isang
cruise ship ha, na barko ha, dito sa pier. Maganda na ang development ng Biwok ngayon dito ha. Matibay ang daanan, napakaluwang siya. Maganda yung area, tinan mo oh. Yan. So malaking improvement ng ating Biwok ngayon, June 13, 2020. So malaking development ha, mga viewers. Yan, so magandang view sa unahan yan. So may mga upuan dito, yan. May mga habang upuan. B or Biwok. So maganda na ang development ng Biwok ngayon dito ha. Matibay ang daanan, napakaluwang siya. Maganda yung area, tinan mo oh. Yan. So malaking improvement ng ating Biwok ngayon, June 13, 2020. So malaking development ha, mga viewers. Yan, so magandang view sa unahan yan. So may mga upuan dito, yan. May mga habang upuan. Wala na upuan niya, oh. So upuan na ito, matagal na, pero matibay pa rin siya, yan, upuan. Kasi itong simento na ito, napakahaba siya. So mga lady, pag mag-jogging, matatakbuan lang ng jogging dito. May line para yung mga panata, yung mga basura, o mga oil leak, pero sa barko, hindi papunta dito sa gilid ng Manila Bay, o ng o sa gilid ng dagat. Naman sa unahan, ganda ng view rin sa side. Dito ko naman sa may side. O diba, ang ganda ng view natin dito ngayon tahalika. Patapaganda ang view ng Manila Bay dito ha. Perfect dito for picture taking dito. Kung pasyal na tayo dito sa kayo sa amin. Yan ang stato ni Maximo Solivan. Si Mr. Arsenio Lacson. Ang kanyang statue. Garbage na bato. Kitan mo viewers. So, yan. Sa itong project natin government dito sa Manila Bay. Yan. So mayroon silang mga lagyan ng dayong Biwok. Lots of green color. Lots of viewers dito sa Manila Bay ha. Meron ditong bike lane. Itong line na ito, ito yung bike lane dito sa Manila Bay. Yan, may bike lane dito sila. So, ganda na project ng lungsod ng Pasay City dito ha. Meron silang bike lane. Ito ire papunta doon sa dulo. Yan. So, mayroon silang tatawag na mayroon silang MDE bike lane line yan. So ang ganda ng Manila Bay ngayon ditong araw na to. Ito at yung na-discover ngayon dito sa ating pamamasyal sa Manila Bay. So mayroon siyang tawag na bike signage na yung area na ito ay para sa bike dito sa gilid ng Manila Bay. Yan. So, sa gilid ng Manila Bay may bike lane. So maganda magbabike dito. So napakahaba yung ng line niya doon sa dulo papunta dito sa doon sa dulo. Tapos may mga signage siya dyan sa taas na bike lane. Pero sila tawag na anong tawag dito? Bike lane signage sa kanilang road. So saan ang gagawin ng bawat alongso dito sa NCR na mayroong tatayong bike lane sa ating mga bike. Yan, ang ganda ng project ng it is a project of MDE ha, Metro Manila Development Authority project yung bike lane. So dito plus sa Manila Bay, mayroon na silang bike lane. So ang ganda ng project ng ating government. So I'm proud na sa nitong proyekto ng ating gobyerno. Ang pagbabike tuwing hapon,
wala nang init dito sa Manila Bay. So lahat mga viewers, kung gusto nyo lang mag-bike palipas oras, ito ang pinaka-safe area kasi malayo siya sa main highway na may sasakyan. O yan ang ating mga bikers, yan sila, yan. Yan ang ating bikers this afternoon. Yan, ganyan. So tinan mo, ang ganda na kanilang kwan ha. Safety sa dito magbabike. Wala sagabal sa mga sasakyan, yan. So ang ganda ng bike lane na project ng MMDE dito sa lungsod ng Pasay, dito sa Manila Bay, Ruas Boulevard, Pasay City. Mga viewers, may pulit mga massage therapy o sa massage therapist, reflexology, yan. Kung sa magpamassage dito, may available dito sa ating Diwok ha, mga viewers, yan, yung ating massage available dito sa ating. Ruas Boulevard. Ruas Boulevard, Manila Bay. Yan o. Oh. Ito pala si Aquino. Yan, ating sato dito nakaupo siya. Yan, ganda naman yan. Yan. Dito nakalagay sa Manila Bay. Yan. Sa mga building dito ngayon natin sa background ko. So, napakainit yun dito mag-marshal pala. Ito yung panghali. Nung tayo ng probiotic drink ha, kasi meron siyang tinatawag na yung ingredients na ito na good for health siya. Pero sa probiotic drink plus probiotic fiber, so dalawa sa dudo, tinatawag na dua active. Ito kailangan natin ngayon sa panahon ng pandemya to boost our immune system sa pagitan lang ito ng ating probiotic drink at sa probiotic fiber. It's a good, best for health. Dito tayo ngayon nag-snack kasi ito ba init na ating paglalakbay ngayong tanghali. So, ito ang ating bibili dito sa stores. Saka mineral water. La minerali water. Habi minerals. Yan, yan. So viewers, dito tayo ngayon mag-drinks ka sa convenience stores.
meron dito isang barko na Coastal Serenity. Hindi ko alam kung inter-island ito or cruise ship. Kasi dito rin sa bungad ng... dito malapit sa Pier 1 daw to, Pier 1 o Gate 1 pala. Na pier. Yeah. So napakalaki no. Katabi Coast Guard vessel yan. Yan ang Coastal Serenity.